And Kuya Dick, ito po, si LA po ang kadalasan talaga na ka-eksena nyo rito sa movie nyo na to. Paano kayo napabilib sa batang ito? Hindi madali kasi yung role niya. Ano siya dito eh, autistic. Na... Okay. Kasi, ganun siya talaga. Dinaanan niya. Yes, po. Nung bata po, meron po akong mild autism po. Yung sa akin, sa spectrum po, yung sa akin po, speech delayed ba tawag doon? Nung nag-aral po ako sa School for the Special Kids po, inalis po ako ng mami ko po doon. Kasi yung mami ko po, na nakita niya na dapat hindi ganito yung lumaki anak ko. Parang nakita po ng mami ko na I have something special inside of me po. Kaya growing up po, in-enroll na ako ng mami ko sa public school po, in-expose niya sa lahat ng tao na hanggat sa natuto na po ako mag-cope sa yung nga po sa sakit ko po. Kaya until to this day po na parang dala-dala ko po yun na kaya ko rin po talaga ginawa yung character ko po dito na special po na gusto ko pakita sa mga tao na talagang iba po yung puso ng mga special na bata. Nervous namin dalawa ni Dick, kaming dalawa. Sobra niyang in-internalize talaga yung role niya. So, galing siya doon, di ba? So, sino may gustong bumalik doon? Hindi ba? So, ako yung worried na worried lagi dahil andun si LA, nakashoot siya. Oo, nandun siya. Tapos sabi ko, anak, medyo anuhan mo ng konti ha, kumabigga-bigga. Kasi baka matuloy ka ma-shoot doon ulit, ayoko. Sabi kong ganun. Oo, ang hirap ng role na ginawa niya. So, we are all very proud of him because ang husay ng pagkaganap ni LA talaga. Totoo. Pati kami dalawa ni Dick, nabilib kami sa kanya.